Okay, anytime. Mabuhay mga kapanalig! Unang-una ako ay humihingi ng dispensa at ako'y wala dyan sa mga oras na ito. Ako'y kasalukuyan na mayroong commitment sa aking trabaho. Ako ay mayroon pang Pilipinas Got Talent. Ngunit, umaga pa ay nandyan na ako. Ako'y chinek ko na kung ang pagdiriwang natin ngayong araw na ito ay magiging matagumpay, bagamat hinukay ang lupa dyan. Marami na rin akong nakadaubang palad na mga voluntaryo din nagbibigay ng serbisyo sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, mga mahal na kapanalig, sigurado ako at kitang-kita na natin ang liwanag ng pagkapanalo ng ating mahal na bagong Pangulo, Rodrigo Duterte. Handang-handa na siyang ibigay ang serbisyo sa inang bayan. At tayo naman, bilang mga tagasunod, ay handa na rin na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Ito na ang hinihintay natin na pagkakataon. Ito na ang hinihintay natin na pagbabago. Kaya mga mahal kong kababayan, huwag tayong bibitaw. Nag-uumpisa pa lamang ang ating revolusyon ng pagbabago. Ang pagkapanalo ng ating Pangulo ay hindi iyon ang katapusan. Doon pa lamang nagsisimula ang revolusyon ng pagbabago. Kaya hindi tayo pwedeng bumitaw. Bagkus lalo pa tayong nadaragdagan ng responsibilidad. Ano yung responsibilidad na yun? Huwag nating iiwan ang bagong Pangulo. Kailangan sundan natin kung ano ang naumpisahan ng Davao City. Hindi naman magiging mahirap sa atin yun dahil nandyan lang ang Davao City at makikita natin kung paano sila naging progresibo, naging matahimik, at higit sa lahat, nagbago sila. Ngayon, sa matagal na panahon, sasamila pa lamang ng kandidatura ng ating mahal na mayor, ay nagkaroon na ng napakaraming haka-haka, nagkaroon na ng napakaraming pangamba noong pumasok ang pangalan ni Alan Peter Cayetano. Lalong-lalo na sa mga milyong mga Muslim na nakaranas ng pangungutya at higit sa lahat ng mga pasabog ni Mr. Cayetano patungkol sa BBL. At yan ang naging, hindi naman naging balakid, sapagkat lalo pa kami, ang mga Muslim Pilipinos, ay lalong naging tapat kay Mayor. Ngunit, nagkaroon ng question mark pagdating kay Cayetano. Hanggang sa umabot na nakiusap ang mahal na Pangulo, si Mayor, nakiusap siya, nagpahayag siya na suportahan ang kanyang vice presidente. Umabot pa sa punto na sinabi ni Mayor na huwag na natin siyang iboto kung hindi natin iboboto si Cayetano. At nakiusap din siya na kung maaari ay pag-aralan si Alan Peter Cayetano. Naging mahirap para sa isang Muslim Pilipino na pakinggan ng isang tao na nagsabing all-out war sa mga Moro. Ngunit, dahil kay Mayor, pinilit kong panoorin, pinilit kong pakinggan ang mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Tumakbo ang panahon, lumakad ang kampanya, marami akong napanood sa kanyang mga pahayag. Aaminin ko, dati wala akong bilib dyan.
Hindi ako bumibilib dyan sa tao na yan. Pero, sa bawat sandali, sa bawat debate, sa bawat programang na siya'y pinanood ko, ngayon, nalalaman ko na. At ngayon, naiintindihan ko kung bakit siya ang pinili ni Mayor. Kung bakit siya ang Vice Presidente ni Rodrigo Duterte. Alam kong magkakaroon ako ng suliranin sa kaibigan kong tumatakbong Vice Presidente na nasa kabilang partido. Pero ang usapin na ito, itong eleksyon na ito ay hindi pagkakaibigan. Itong eleksyon na ito ay usapin ng revolusyon. Kung ano ang tama, kung ano ang dapat, at kung ano ang sinasabi ng pinuno. Itong oras na ito ay niyayakap ko at aking ipinakikiusap sa lahat ng mga Muslim Pilipinos. Nabuksan po natin ang puso natin kay Alan Peter Cayetano. Naniniwala po ako na nasa puso na niya ang federalismo. Naniniwala po ako na nasa isip ni Alan Peter Cayetano ang kapayapaan. Naniniwala po ako na ang adhikain ni Mayor Duterte ay na kay Alan Peter Cayetano. Kaya mga mahal kong kapatid, ako po si Abdulaziz Padilla, nakikiusap sa mga Muslim Pilipinos na bigyan po natin ng pagkakataon si Alan Peter Cayetano. Kailangan po siya ni Mayor. Kailangan po siya ng bagong Pangulo. Kailangan po natin ang isang matapat at masasabi po natin handang ibigay ang buhay kay Mayor Isyo sa ating mahal na Pangulo. Ngayon, mga mahal na kapanalig, sigurado ako at kitang-kita na natin ng liwanag ng pagkapanalo ng ating mahal na bagong Pangulo, Rodrigo Duterte. Handang-handa na siyang ibigay ang serbisyo sa inang bayan. At tayo naman, bilang mga kagasunod, ay handa na rin na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Ito na ang hinihintay natin na pagkakataon. Ito na ang hinihintay natin na pagbabago. Kaya mga mahal kong kababayan, huwag tayong bibitaw. Nag-uumpisa pa lamang ang ating revolusyon ng pagbabago. Ang pagkapanalo ng ating Pangulo ay hindi iyon ang katapusan. Doon pa lamang nagsisimula ang pangalan ni Alan Peter Cayetano. Lalong-lalo na sa mga milyong mga Muslim na nakaranas ng pangungutya at higit sa lahat ng mga pasabog ni Mr. Cayetano patungkol sa BBL. At yan ang naging, hindi naman naging balakid, sapagkat lalo pa kami, ang mga Muslim Pilipinos, ay lalong naging tapat kay Mayor. Ngunit, nagkaroon ng question mark pagdating kay Cayetano. Hanggang sa umabot na nakiusap ang mahal na Pangulo, si Mayor, nakiusap siya, nagpahayag siya na suportahan ang kanyang Vice Presidente. Umabot pa sa punto na sinabi ni Mayor na huwag na natin siyang iboto kung hindi na... Okay, anytime. Mabuhay mga kapanalig. Unang-una, ako ay humihingi ng dispensa at ako'y wala dyan sa mga oras na ito. Ako'y kasalukuyan na mayroong commitment sa aking trabaho. Ako ay mayroon pang Pilipinas Got Talent. Ngunit,
Umaga pa ay nandyan na ako. Ako'y chinek ko na kung ang pagdiriwang natin ngayong araw na ito ay magiging matagumpay, bagamat hinukay ang lupa dyan. Marami na rin akong nakadaubang palad na mga voluntaryo din nagbibigay ng serbisyo. Nakiboboto si Cayetano. At nakiusap din siya na kung maaari ay pag-aralan si Alan Peter Cayetano. Naging mahirap para sa isang Muslim Pilipino na pakinggan ng isang tao na nagsabing all-out war sa mga Moro. Ngunit, dahil kay Mayor, pinilit kong panoorin, pinilit kong pakinggan ang mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Tumakbo ang panahon, lumakad ang kampanya, marami akong napanood sa kanyang mga pahayag. Aaminin ko, dati wala akong bilib dyan. Hindi ako bumibilib dyan sa tao na yan. Pero, sa bawat sandali, sa bawat debate, sa bawat ang revolusyon ng pagbabago. Kaya, hindi tayo pwedeng bumitaw. Bagkus lalo pa tayong nadaragdagan ng responsibilidad. Ano yung responsibilidad na yun? Huwag nating iiwan ang bagong Pangulo. Kailangan sundan natin kung ano ang naumpisahan ng Davao City. Hindi naman magiging mahirap sa atin yun dahil nandyan lang ang Davao City at makikita natin kung paano sila naging progresibo, naging matahimik, at higit sa lahat, nagbago sila. Ngayon, sa matagal na panahon, kasamila pa lamang ng kandidatura ng ating mahal na mayor, ay nagkaroon na ng napakaraming haka-haka, nagkaroon na ng napakaraming pangamba noong pumasok